Ito ang Honda Airblade 160 Special Edition. Pangalan pa lang, may edge ka na. Pangalan pa lang, alam mong premium na. Pangalan pa lang, alam mong humihiwa na. Ito ang motor na literal na pumupunit ng hangin at pilit na ninanakawan ng tingin. This is Throttle PHI at samahan niyo akong tuklasin ang sikreto ng Honda Airblade 160. Let's go! Honda Airblade 160 Special Edition. At pag sinabi mong Honda, di na kailangan magpakilala pa. Wala nang intro-intro dahil alam naman ng lahat na siya lang ang leading at number one motorcycle manufacturer in the country. At ito ngang pinakabagong Airblade 160 ay talaga namang nag-step up sa kanyang cutting-edge features. For historical context, yung unang Airblade 150 ay lumabas noong March 2020. Tapos nun, lumabas naman ang Airblade 160 around May of 2022. At ito ngang pinakabagong Airblade 160 Special Edition ay lumabas naman noong August 2022. Specifically, itong special edition ay may kulay lamang na matte dim gray metallic at merong gold 3D emblems and a special edition badge. Sa looks at design ng Airblade 160, masasabi ko talagang sleek siya. Swabeng-swabe at smooth ang disenyo. Sporty dahil sa mga edges niya na nagbibigay ng may pagka-modern aerodynamic feels. Premium dahil pag tiningnan mo ng malapitan, top of the line ang mga materials na ginamit. Sabayan pa ng bagong two-tone leather seat. At nagpa-pop up talaga ang mga emblems at Honda logo niya. Kaya naman outside appearance pa lang, di mo talaga mapipigilang mag-second look at ma-appreciate ang kanyang stylish design. At pag-usapan naman natin ang fuel efficiency na tingin ko ay isa sa pinakamagandang feature nito. Ang average fuel consumption lang naman niya ay 47.5 kilometers per liter. Grabe ang tipid sa gas nito at sobrang perfect at napapanahon sa tumataas na gas price hike. At kung gusto mo rin ito gamitin para pagkakitaan, ay sobrang recommended sa laki ng tipid mo at distance na pwedeng i-travel nito. Efficiency at its finest, ika nga nila. At dahil din yan sa level up performance, ESP Plus na may enhanced smart power engine. Binibigyan niya talaga ng justification ng new generation 157cc liquid-cooled 4-valve engine ng automatic scooter na to. Powerful ang motor na to at swabe sa hatakan. Di din siya ganun kaingay. Meron kasi siyang ecological engine with a high power output. Yun ang technology na binibigay ng ESP Plus. It's definitely a better scooter compared sa kapatid niyang Airblade 150. Better engine performance and improved fuel efficiency. Ito na mga tol, may i-share ako sa inyo. Sikreto lang natin to ah. Ito ang ilan sa mga tinatagong sikreto ng Honda Airblade 160. Una, meron siyang USB charging port. So kung madalas kang on the run, di na need magdala ng power bank. Just plug your device in and wala. Wala ng pangamba na malobat habang nasa kalsada. May ABS sa harap, lahat ng ilaw ay LED at full digital meter panel. At meron din tong high-tech Honda Smart Key System na pwede mong gamitin pag nalimutan mo kung saan ka nag-park. Tawag dyan, ulyanin. Answer back system pala. At pwede ding i-activate ang anti-theft alarm system para mas kampante at panatag ang iyong kalooban. At kung nakalimutan mo naman ang remote system sa compartment,
dahil makakalimutin ka, may hidden M ito para buksan ang upuan. Kailangan mo lang gamitin ang M na to. And what you do here is meron siyang kabitan dito sa gilid. So ayun oh, ayun yung part na yan. Para mapasok mo to. And then pag na-shoot mo na yung ulo, you just pull it down and then the seat will open up. At ang pinakahuling sekreto nitong motor na to ay napaka-komportableng suspension system. Sobrang effective nito to absorb bumps. Sobrang effective nito to carry heavy loads. At sobrang effective nito to deliver comfort. At dagdag tipid tricks dahil may idling stop system or ISS siya na pwede mong i-off and on with a flick of a button. Ngayon, pag pinagsama-sama mo ang mga features at sekreto na yan, meron kang scooter na napakasarap tingnan at napakasarap sakyan. Kaya kanya dalhin kahit saan na ninanais ng puso mo. Kaya niyang makipagsabayan sa mga modernong scooters out there. Walang problema sa visibility ng meter panel, maliwanag at madaling intindihin. Tama lang ang distansya ng mga kamay ko sa handlebar. Relaxed ang position ng mga braso ko. At komportable ang hawak sa grip and throttle. Madali ding abutin ang mga buttons at premium ang feels. Walang problema sa clearance, sa height kong 5'5", swak na swak lang. At relax ang position sa footboard. Malambot ang upuan, maganda ang laro ng suspension, sa trail at cornering, it's very easy to maneuver. Kasi surprisingly, magaan siya para sa 160cc category na scooter. At kung acceleration naman ang usapan, eto, kayo na ang humusga. During the time that I was using this bike, mas nararamdaman ko yung hatak niya if I hit 80 kilometers per hour and above. Doon na nagki-kick in yung better engine performance nitong Honda Airblade 160. Meron siyang 17% more power and 10% more torque compared sa kapatid niyang Honda Airblade 150. So, kung tatanungin mo ako honestly kung saan siya nagkulang, in my opinion, sana mayroong pocket sa front panel for a small storage. Sana kasya ang full face helmet sa compartment. At sana ABS na din yung rear brake system. Wala naman perpektong motor. Depende na lang talaga yan sa gumagamit at sa need ng rider. Again, that is just based on my honest opinion about the ride. Pero alam mo, given its stylish design, level up performance, and advanced features, talagang jackpot ka dito sa Honda Airblade 160 Special Edition, which has a total SRP of 125,900 pesos. So that's my overall experience dito sa Honda Airblade 160 Special Edition. If you wanna try this bad boy out, I highly recommend it. And masasabi ko talagang ang motor na to looks really good and very very efficient. At kung ikaw naman ay long time user na ng motor na to, leave a comment below at magkwentuhan tayo to share your experiences. This is Throttle PHI. I'll see you on the next upload. Peace out.